May kanya-kanyang paraan ang ilang komunidad para solusyonan ang problema sa basura. Like swapping single-use plastics with eco-friendly reusable items, upcycling trash into pieces for sale, making eco-bricks, and incentivizing trash collection and segregation. Sa isang barangay sa Muntinlupa, may kakaibang proyekto sa kanilang materials recovery facility. Ang mga tiles na ito, aakalain nyo bang gawa sa plastic na basura? Si Greggy! Plastic is soil! Tuwing alas 9 ng umaga, ang mga kolektor gaya ni Tatay Henry at Christy ay umiikot-ikot dito sa Southville 3 Phase 4 ng Barangay Poblasyon. Naghahanap sila ng mga basura na pwede nilang kolektahin at isegregate para gamitin at gawing eco bricks. Gano'ng ka-desperate na nakakapagbigay ng mga bigas? Kumisan, linggo-linggo. Oo, oh, nakaka-ipon. Dahil po sa ganito, yung mga basura namin is napapakinabangan pa po pala. And then po, natututo po kami mag-segregate dapat ng basura. At para maengganyo ang mga residente na mag-contribute ng basura, may pakulong rewards card ang hepe ng MRF. May corresponding points po yung mga goods na dinadala nila dito, mga plastic. So meron po kaming bigas, dilata, kape, mga sabon panlaba. Dahil naka 100 points na ako, meron na akong bigas. Excited ako. Yay! So Miss May, ano po yung mga categories ng pag-sort out nila dito? Sinosort out po namin yung mga hard plastic, kagaya ng mga coffee sachet. Tapos yung mga soft plastic po, yun po yung ginagawa namin plastic bricks. Kagaya po nito. Ito po from soft plastic, tapos ito naman po from hard plastic. So parang wala pong nasasayang talaga? Wala pong nasasayang. Yung iba naman po na mga coffee sachet, ginagawa po naming eco wallet ng aming livelihood. Binibenta na po ito sa iba't ibang store. Tapos itinuturo din po namin yan sa community. Dagdag kita din po nila. Meanwhile, soft plastic goes to the shredder. Magpapakulo naman ang used cooking oil sa densifier na ito kung saan lulutuin ang plastic for 1 to 1.5 hours. It then gets poured into these custom-made molds where the tiles will solidify and cool down after 2 to 3 hours. Mula Marso, may 300 tiles na silang naiipon. Balak gamitin ito sa pagpapagawa ng mga sidewalk at tinetest na rin kung saan-saan pa ito pwedeng magamit. It takes 8 kilos of shredded plastic and 9 liters of used cooking oil to make 20 plastic bricks. Ang mga mantika ay dinodonate ng ilang karinderya at opisina sa barangay. Ang ibang recyclables naman dito sa MRF tulad ng kahon, mga bote at lata, bottle caps at iba pa ay sinasalansan at binibenta sa junk shops, pandagdag sa papremyo ng mga makakakuha ng sapat na trash point. If makakagawa ng sistema tulad ng sa barangay poblasyon, we can make sure na malesa natin yung plastic na umaabot sa ocean. Ngayon kasi, ang nangyayari, ang default endpoint ng mga plastic waste natin ay dagat. Nakakain yung plastic waste ng fish, the damage ng coral reefs. We super admire the project of Barangay Poblasyon kasi they were able to put together yung programa with the community plus technology plus a system, puts it all together na to make sure that their plastic waste is closed loop. Sa pinagsama-samang efforts ng buong barangay, napatunayan nilang posible na walang masasayang na basura. Ako si Shaila Garde, and I stand for truth.